Ngayon guys, ipakita ko sa inyo kung gaano ka-epektibo ang bug filter o yung filter median yung live plants. Ito mga setup na ito ay ano yon, ito mga rooftop ko. Wala yang ano, wala yang aeration or filtration system. Live plants lang ang nandyan. Natural aeration lang at filtration ang gamit dyan kasi mga maliliit ang lang na isda niyan. Kaya na yan i-process sa mga beneficial bacteria na nakatira sa live plants at sa walls ng rooftop. Ipakita ko sa inyo kung gaano ka-effective yung bug. So, yan, lapitan natin itong isa. Itong rooftop na ito, tingnan nyo. Nilagyan ko ng aquatic plants na ito. Nalimutan kong pangalan. Repens ito. Yan. Tingnan nyo. Clear ang water. At saka mayroong valisneria sa ilalim yung nakasubmerge. Ito, full sunlight ito guys. Buong araw, full sunlight. Yan, tingnan nyo, nag-clear ang water. Kahit madaming isda, oh. Yan, makita nyo, mayroong mga shrimps pa doon sa ilalim. Yan, oh. Yan, mga shrimps. Clear talaga ang tubig dito dahil dito sa, ano, sa aquatic plants. Ito, oh, clear din. Bago ko lang itong lagyan parang kunti pa lang ang mga aquatic plants. Yan, pero nagsimula na siyang mag-clear dito nga portion. Kahit dito medyo green pa. Yan, tingnan nyo. So, compare natin sa walang ano ha, walang live plants. Ito na rooftop. Wala itong live plants. Tingnan nyo, green. Yan, green talaga ang kulay niya kasi madaming green algae. Kasi ang nutrients ng ano, waste ng isda dito at saka yung leftover ng foods ay madami at so madaming makain ang green algae. So ito na green. So, lagyan natin yan ng aquatic plants para next video ko guys, ipakita ko sa inyo ang diferensya. Ayan o, green dyan. Dito, clear na kasi madami na ang aquatic plants. Dito, medyo clear na kasi nagsimula nang dumami ang aquatic plants. Doon, green pa siya. At ito din guys o, oh, medyo green siya at meron pa siyang string algae kasi ang live plants dito lang na portion. Yan. Yung isa, oh, very clear din. Kasi dami ng aquatic plants. Kung wala kayong aquatic plants, guys, pwede kayong gumamit ng photos. Yan, oh. Kita nyo doon. Yon, photos yon. Yung ano yan yung photos, pamilya ng houseplant yan, pamilya ng philodendron, common yan na houseplant. Yan, photos yan. So ito ang mga aquatic plants kung ano, culture. Kukuha tayo dito guys, lagay natin doon. Lagay natin doon sa pond na green. Kuha tayo guys ha. Update lang ko kayo kung magki-clear ba talaga siya guys ha. Kuha pa tayo dito. Ripens, dumami na itong ripens ko guys.
Yan. Kuha tayo ng madami para madaling mag-clear ang water. Pero tandaan nyo guys, huwag nyong masyadong control nyo din ang population ng aquatic plants nyo, kasi pag madami na din, wala nang malalamuyan ang isda. Okay lang kahit hindi masyadong clear, at least hindi siya nag-green. So guys, lagay natin dyan guys. Yan. Okay. So tingnan nyo, oh, green. Green water po talaga siya. Dagdagan ko niyan mamaya guys. Parang madaling next update ko, clear na yan. Magki-clear na yan. Yan, oh, tingnan nyo dito. Clear. Kasi daming aquatic plants. Pero tandaan nyo guys, dapat mayroong malalanguyan pa ang isda nyo. Yan. So ayan guys, update ko lang kayo kung magki-clear na yun pag daming next video ko, okay? So ayan guys, very effective talaga ang bug filter. Pakita ko din sa inyo ha, itong ref tub ko na doon ako dinugroom yung ano, goldfish. Ayan oh, tingnan nyo, very clear ang tubig. Isang chamber lang yan, andun na yung biological filter media na lava rock, at saka yan, tingnan nyo, duckweeds at yung mga aquatic plants na iba dyan, yung ripens. Yan, tingnan nyo ang resulta oh. Yan, very clear ang tubig guys. Yan, so yan lang muna guys. Kung meron kayong tanong guys, comment down below. At yung bago pa dito nakapanood sa video ko, at hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe at like and share sa fellow fish keepers natin friends guys, okay? Thanks for watching guys. Merry Christmas and Happy New Year. God bless us all. See you on my next video.